What's up mga katropa? So, ito, maiba lang na upload. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga naranasan ko dito. O ano bang trabaho ko. Magkano ba ang sahod ng machine operator? So, yung dumating ako dito, naabutan ko 2015, dumating ako ng June. Ang sahod dito, $11 per hour. So, habang tumatagal yan, naghahanap ako ng mas magandang trabaho at naka-experience ako ng pagda-drive ng machine. So, pag-usapan natin yung pagda-drive ng machine. Maganda yan, maganda. Magandang experience kasi yan ang hinahanap ng mga warehouse. Tapos, maganda rin ang bigay. To 1850 up, pataas. Pwede ka makakuha ng 19, depende rin sa experience mo, depende rin sa mga ano mo, license. So kasi ako ngayon dito sa Canada, machine operator ako. Dati lang akong warehouse associate, mababa ang bigay ng ganun. Siyempre gusto ko mag-improve, kaya ngayon ginawa ko, na-train ako, natuto akong mag-drive ng machine, tatlo. Isang double walkie, order picker, or they call it cherry picker, and then reach truck. And then, ayun, naganap na ako, and then nag-quit ako sa trabaho ko. Ito, yan, nag-quit ako dyan, at pagkatapos nyan, nakahanap ako ng magandang trabaho. Okay, at nakahanap ako ng magandang trabaho. So, ang sahod ko is 19. So, 19 times 8. Anto, 8 hours equals 152 per day. So, ita times 10 natin. Times 10 equals, ito yung sahod ko kada 2 weeks. Pero ano pa yan, gross pay lang yan. Hindi pa siya deductible. So 1520 plus 1520 equals ito ang sahod ko sa isang buwan. So 3040. So ita times natin 'yan sa 36. So ito ang sahod ko sa isang buwan. Ito yung sahod ko sa isang buwan. So, sa Pilipinas to, convert ko sa Pilipinas. So, kung gusto niyo makapunta dito, mag-apply kayo o ano, wala pa ako masyadong alam diyan. Pero mag-check kayo sa canada.ca. Ayan. Kung gusto niyo makapunta rito kasi maganda dito, maraming trabaho. Basta kahit anong trabaho, huwag ka lang mamimili, talaga matatanggap ka agad. So, kung nagustuhan nyo tong bagong topic, at saka isa pa pala, sa 2021, magpapalit na ako ng pangalan. Hindi na 10 mag-usahan ko. Magpapalit na ako ng sarili kong pangalan sa channel ko. So kung nagustuhan niyo to mga tropa, pwede rin kayong mag-comment sa baba kung ano yung mga suggestion niyo, kung ano pang gusto niyo malaman about sa Canada. So yun lang. Salamat mga katropa, keep safe. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit mga tropa. Paalam.